Well, revelation nga, we. Sorry. Nung matahimik na yung mga tao dito. We, ba't ka pa kasi di bumabalik ng bootcamp? Naantay ka namin eh. Balik ka na kasi, we. Doon na iyo pa pumasok eh. Sali na, Mark. Ngayon nga kapatid ay palaisipan pa rin talaga kung nasang kupunan na nga ba itong si Yawi para sa susunod na season. Ito lang naman ay matapos nga ang pumutok na rumor patungkol sa kanya na di umano siya nga ay magpupunta na dito sa Aura, Indonesia na kasister team nga ng kanilang kupunan na Echo PH. Dahil syempre matagal, tagal pa nga ang pagkisimula nitong MPL Indonesia kapatid. At kung tatanungin nga natin kung bakit nandoon na nga kaagad itong sila Irad at itong ang si Brusco sa kupunan ng RRQ pati na rin ang ilang coach nga na kinuha na ng Indonesia, yun ay dahil sa paparating na Games of the Future na isa nga sa may pinakamalaking prize pool pagdating nga sa international tournament ng Mobile Legends na kung saan kapatid sa ngayon ay mukhang nasa bahay pa nga nila itong si Yawi. Dahil kung titingnan nga kapatid sa livestream nga ni Yawi ay mukhang nasa bahay pa rin nila itong si Yawi sa mga oras na ito. Lalo na't nung nakaraan nga ay di umano nasa Indonesia na nga itong si Yawi. Dahil syempre noong ina-awardan nga siya dito sa M5 kapatid dahil sa isa nga siya sa legendary pagdating nga sa Mobile Legends ay wala nga doon si Yawi at plenay lamang ang video nito na kung saan kapatid pinasalamatan naman ni Yawi ang kanyang mga kakampi nang makuha niya nga ang award na yan kapatid. Kaya naman nang dahil nga dyan ay marami ang kisabi talaga na si Yawi nga ay magpupunta na sa Aura, Indonesia. Yun ay dahil syempre nagkaroon na rin talaga ng lamat ang kanyang pakikipagkaibigan sa dati niyang mga kakampi dito sa kupunan ng Echo PH kapatid. Kaya naman nang dahil nga rito, marami ang nagsasabi kapatid na wala na talaga itong si Yawi sa kupunan ng Echo PH. Pero ngayon nga kapatid, mapapansin nga sa sinabi ni Carl TC na di umano parang gusto na nga nila pabalikin itong si Yawi dito nga sa bootcamp ng Echo PH at nakikipag-asara na nga itong sila Carl TC pati na rin itong ang si Sanford dito nga kay Yawi. Dahil sa mga oras nga na yan kapatid ay pinapanood nga ni Yawi ang livestream nito nga ni Carl TC. Dito nga kapatid ay nag-comment nga ito na tara RG, kaya naman ito ang masasabi nga nila Carl TC at Sanford nang mabasa nga nila ang komento ni Yawi. Sa mga sinasabi nga nila Carl TC at Sanford kapatid ay pinapabalik na nga talaga nila itong si Yawi at sinasabihan pa nga itong si Yawi na wag nga mahiya na pumunta sa bootcamp ng Echo PH. Uod pa nga dyan kapatid ay nabanggit din ni Carl TC na kapag hindi na nga busy itong si Yawi dito nga sa kanyang pag-aaral kapatid ay magbalik na nga siya dito sa bootcamp ng Echo PH at welcome na welcome talaga itong si Yawi. Baka ang tunay na rason nga kapatid kung bakit hindi natin nakikita itong si Yawi ay dahil busy nga ito sa kanyang pag-aaral. Tandaan natin na medyo matagal, tagal din na wala itong si Yawi syempre dito nga sa kanyang studies kapatid. Ngayong tapos na nga ang MPL kaya naman nagpo-focus nga itong si Yawi sa kanyang pag-aaral na kung saan hindi nga magagawa o hindi may pagpapatuloy ni Yawi ang kanyang pag-aaral kapatid kung siya nga ay lilipat dito sa bansang Indonesia. Nung nakaraang taon nga kapatid ay graduate nga itong si Yawi at talagang hindi talaga pinapabayaan ni Yawi ang kanyang pag-aaral kapatid. Kaya naman baka puro lamang tayo rumor kapatid at ang totoo ay nasa kupunan pa rin ng Echo PH itong ang si Yawi para sa susunod na season, which is magandang balita nga yan dahil syempre alam naman natin ang kalidad ng isang Yawi pagdating nga dito sa mga international tournament ng Mobile Legends at tunay talagang nakakamiss talaga itong ang main 5 lalong lalo na yung mga aggressive play nga nila dito sa MPL kapatid. Kaya rin nakuha nga nila ang nakaraang world tournament ng Mobile
Bay Legends. Dahil din yon, syempre dito nga kay Yawi, hindi naman sila mag-i-skin ng Cho nung nakaraan dito sa World Tournament ng MLBB, diba? Kung hindi si Cho ang nagpanalo sa kanila, at ito nga ay kontrolado ni Yawi. Nung nakaraang season nga kapatid, ay malaki talaga ang nawala sa kupunan ng Echo PH. Oo, nagkaroon ng winning streak itong Echo PH. Siyempre sa pagiging kampi nga nila itong si JP. Pero pagsapit nga ng playoffs, dito na nga hindi umubra itong si JP. Dahilan kung bakit napilitan nga itong Echo PH na ipasok itong si Yawi kapatid, at nagawa nga ni Yawi na ipanalo ang laban, pero kinapos pa rin ito sa dulo. At ang susunod na season talaga kapatid, ang pinaka magiging redemption nitong kupunan ng Echo PH kung ang main 5 nila nung M4 ang maglalaro para sa susunod na season. At kaabang-abang talaga ang bagay na yan. Bukod nga dyan kapatid, kaabang-abang din itong paparating na Games of the Future na kung saan lalahukan nga ito ng iba't ibang kupunan dito nga sa iba't ibang region sa Indonesia na may RRQ, pati na rin itong kupunan ng Onyx Esports. Sa atin naman ang AP Bren at ang Blacklist International na kung saan posible talaga na magkaroon nga ng rematch itong AP Bren at itong kupunan ng Onyx Esports. Pero ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung makakabawi na ba itong kupunan ng Onyx Esports dito nga sa kupunan ng AP Bren, lalo na't sobrang naging dikit nga yung laban dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Sadyang nagkamali lang talaga itong sila Kyrie dito nga sa Game 7. Pinasok kasi ni Kyrie itong mga miyembro ng AP Bren kapatid, kahit nga hindi pa ready ang kanyang mga kakampe. Dahil lang kung bakit na pick off nga itong si Kyrie, at dito ay nagtuloy-tuloy talaga ang abante nito nga mga miyembro ng AP Bren. At nagkanda leche-leche nga itong mga miyembro ng Onyx Esports nang mawala nga itong si Kyrie sa kanila. Pero ngayong paparating na Games of the Future kapatid, kumpirmado na nga itong main 5 ng Onyx Esports na kung saan babawian nga nila itong kupunan ng AP Bren. At baka hindi naman sa amin na maliit ko ang ibang kupunan ha, baka sila na naman ang maglaban nga dito sa Grand Finals ng GOF. At kung mangyayari nga yan kapatid, ay talagang isa yan sa ating aabangan na kung saan hindi rin naman sigurado na makakabawi itong kupunan ng Onyx Esports kapatid. At kung sakaling matatalo nga itong sila Kyrie muli dito nga sa GOF at sa kupunan pa nga ito ng Pinas, ay talagang sasabihin na naman ng mga Indo fans, o may dahilan na naman itong mga Indo fans kapatid na di umano Uchiha nga itong si Kyrie, dahil muli na namang matatalo itong si Kyrie sa kamay nga ng kapwa niya Pinoy. At yan talaga yung dahilan ngayon ng mga Indo fans kung bakit daw sila na olats pagdating nga sa international tournament ng Mobile Legends, na kung saan sa pag-stay pa nga ni Kyrie dito sa kupunan ng Onyx Esports, kahit nga nung nakaraan ay nagkaroon na nga ng rumor na mapupunta itong si Kyrie sa blacklist, ay maraming mga Indo fans ang hindi natuwa sa pag-i-stay ni Kyrie kapatid. Dahil ayon nga sa mga Indo fans, dapat na raw palaruin itong ang si Albert para dito sa GOF. Dahil Uchiha is Uchiha daw talaga kapatid. At baka raw ipatalo na naman nila Kyrie at Coach Sheb ang laban. Ayon nga yan sa mga Indo fans, na kung saan malaking pressure na naman ito para dito kila Kyrie at Coach Sheb. Dahil kung matatalo sila, nakaabang nga ang kanilang mga bashers. At sa tingin ko rin kapatid, baka yan na nga yung pinaka last dance nila Kyrie at Coach Sheb. Kung magagawa nga nilang magkampyon sa GOF, tuloy-tuloy pa rin sila dito nga sa Onyx Esports. Pero kung matatalo pa rin sila kapatid, baka yan na nga ang huling paglalaro nila sa kupunan ng Onyx Esports. At finally, palaruin na nga itong si Albert pati na rin itong si Coach Adi bilang head coach ng Onyx Esports. Dahil may usap-usapan din ngayon kapatid na di umano ito raw si Coach Sheb ay magpapahinga muna pagsapit nga ng MPL Season 13 para syempre alalayan nga ang kanyang nagbubuntis na asawa. Kaya naman kinakailangan talaga galingan nga nila Kyrie pati na rin ito
tulungan si Coach Chef para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang Indo era. Dahil sa totoo lang kapatid, yung perks nga na nakukuha nila sa Indo ay hindi nga matutumbasan dito sa Pinas. Kaya between Pinas at Indo nga kapatid, kung ikaw nga ay isang pro player, mas pipiliin mo talaga na maglaro sa Indonesia. Dahil syempre mas malaki talaga ang iyong kikitain dito. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.